out guys, shout out, mapagpalang hapon, gabi, araw, tanghali sa ating lahat. Andito po ako ngayon, kasama po si Kalinga Vlog. Shout out po, kami ng Smarity TV, Ita London, Chris Kitchen, siyempre po, Karaite Yokoyama. Samahan niyo po ako at makinig po tayo para po sa gagawin po nating interview with Kalinga from patungkol po kay Romy. Robin na Indiano. Ano? Si Renzo. Oo nga, mamaya alas 11 may yan. Magkukonvensa doon sa ano? Doon sa Central Block, sa ano? Agrosport. So, magkaroon lang po tayo ng konting katanungan patungkol po kay sa kay Robin. Ano ang nag-udyok kay Kalinga Prab? Nagkaroon siya ng burden sa isang Indiano na, which is usually naman alam naman po natin ang mga Indiano, iyan po ay nagpapa 5-6 eka nga, at iyan po yung mga may kakayanan naman at hindi po naghihirap. Kalinga Prab, mapagpalang umaga. Ano? Hoy, baler pa, hello sa iyo. Good morning. Kumusta? Ako'y natutuwa kasi at the same time, nagkaroon ako ng hamon na para ikaw ay aking tanungin o kaya ay interviewin patungkol kay Robin, yung Indiano. Apo. Anong nag-udyok sa damdamin mo na sumuporta sa isang Indianong tulad ng na-vlog mo? Nag-udyok sa damdamin ko? Oo, na supportahan mo, tulungan ng nakakaawang sitwasyon at maganda yung kanyang story eh. Kakaiba siya sa mga Indiano na nakita ko. Sa akin, ano, unang-una kasi talaga, yun na talaga yung trabaho natin. Yun na yung purpose ng channel natin, ang tumulong. Kaya kapag kailangan talaga ng tulong, hindi, tulungan natin. Saka ano, kumbaga yung ano nila, yung personality, saka yung ugali nila, ano na lang yun, mga secondary na lang, secondary yung pinaka-primary na lang. Sa atin kasi talaga, basta kailangan ng tulong. Tutulong talaga. Tapos pag na-vlog natin, automatic yan, ano, tutulong natin sa abot ng ating makakaya. Nagkataon lang na si sila, Tate Robin, nagustuhan ng mga tao. Ng viewers. Ng viewers. So yun, bonus na lang po yun na mag-viral siya. Bonus na lang po yun. Pero based on your interview kasi sa kanya, nakita ko yung kababaan ng puso ng Indiano. Oo, yun yung nagustuhan ng mga viewers. Kasi tumutulong naman tayo kagaya nila Tate Robin. Oo. Hindi naman talaga sila unang-una pa lang. Gusto na ng mga tao. Hmm. Di ba? Pero tinulungan pa rin natin. Ganun po ang ano. Kasi isa po. Pwesa. Ganun tayo mga Kalingap. Kumbaga bonus na lang talaga na magustuhan sila ng mga tao. Kaya na rin na nagustuhan na ng mga tao. Oo nga eh. Diba? Pero take note ha. Kung si Rina nag-viral, pero itong si Indiano, sa nakita ko so far mukhang nag-viral. Nag-viral din po. Opo, nag-viral din. So purihin ng Diyos ano? Purihin po si Lord. Kasi biligyan na naman niya tayo ng panibagong viral. Achievement, ano? Na talagang makakatulong naman po sa ating mga pabahay. Kasi di po biro ang pabahay ngayon. Sabagay nga. Kasi pero alam mo Kalinga Prab, ang kinututuwa ko lang kasi sa mga pabahay project mo, medyo mayroong improving. At baka, tsaka talaga first class yung mga pandali mo. Depende po kasi yan sa mga kinita natin sa pag-vlog natin sa kanila. Kay Reyna po, syempre kumita po tayo doon kasi matataas yung views. Pabalik naman po natin yung ating mga kinita. Yun no? Ganun po yun. Tapos yung sobra-sobra naman, syempre maitutulong naman natin yun sa ibang mga pabahay naman natin. Praise God. Sa mga hindi naman ganun viral. Hindi naman ganun ka-viral. Isang katanungan pa, no? Si Indiano ba plano mong pabayan? Oo, kasi naka-line up na po yun. Praise God, ano, galing. Si Kuya Robin. Pero di, sa ngayon po, di ko po kayang pagsabayin. Oo. Si Rob, Kuya Robin, saka si ano. Hinay-hinay lang? Si Ronald kasi yung ano, kasabay niya. Bukod pala so, kay... Hintayin ko muna,
na kahit pa paano, yung medyo magkalahati man lang o 60%. Kay Ronaldin. No, yung bahay ni Ronaldin na patapos na kasi pag pinagsabay ko na parehas hindi pa, sinasimula pa lang. Mabigat po sa bulsa. Naranasan ko po yung kay Reyna, kay Andoy, nagkasawa yun ay. Take your time kay pero. Kay Andoy, kay Reyna, kay Tata Ernesto yung bago yung kasabay-sabay po yun. Take your time, talaga eh, talaga pong wala, na nabawasan po yung mga savings ko. Nabawasan po yun. Kasi yung kay Super Andoy pa lang, alam nyo naman po yung gastos doon. Oo nga. Diba? Pero as far as I know, Rab, ano, kasi ano eh, biblical yan eh. The more you give, the more you bless eh. And it's proven naman. Apo. Nakita ko naman na ang Lord pag nagbigay siksik, ligli, gumapaw through you. Kasi nakita ng Diyos yung puso mo eh. Sana ituloy mo pa rin yung mga layunin mo na makatulong pa rin na wala tayong pipiliing tao, anumang estado meron sila. Opo. Basta karapat-dapat. Deserving. Pero kasi meron naman po kasing mahirap, kaso malakas naman yung magulang, malakas yung pangatawan. Oo nga. Kaya naman po nilang ano yun sa sarili nila kasi problema na po nila yun kung bakit nagkaganong sila, pwede naman po sila magtrabaho. Oo. Eh, sa case naman po nila Kuya Robin, serving nila kasi unang-una, apat na anak. Siya lang nag-iisa. Nag-iisa si Kuya Robin, walang trabaho, pero nagsisikap. Pero kasi tayong ibang tinutulungan, mahirap kaso hindi nagtatrabaho. Hindi nagsisikap. Hindi nagsisikap. Ano? Yun naman po yung ayaw natin. Matigas pa ulo. Hindi naman po natin pinopromote yung gano'n na porque tinutulungan na, porque may tumutulong, eh di man na po tutulungan yung sarili. Kasi itong pagtulong na to, di man to pang habang buhay. Oo nga. Ito ay pansamantala lamang. Tutulungan lang natin sila makabangon. The rest, it's up to them na. Sila po bahala. Pero kalingap sa aking na-observe, ano, napanood ko naman yung part na mga binablog mo patungkol sa Indian, ano. Although yung ibang, ano, hindi ko rin napanood. Mas nag-focus ako dun sa interview mo sa kanya nung unang video mo at pangalawa. Kasi nakita ko yung pagiging humble niya at the same time sa kabila lang pagiging foreigner niya, wala siyang pakialam eh. Pati pag uuling pinasok niya, mabuhay niya lang yung mga anak niya. Tama, tama. So sabi ko, ito ang tamang tulungan, hindi namimili ng trabaho. Oo, kumbaga nilunok niya yung pride niya. Oo. Na dati, yung bahay lang po pala niya, ay ano lang ng kalabaw. Mas malaki pa yung bahay ng kalabaw nila. Grabe, no? Sa India. Ganun niya kamahal yung kanyang mga anak. Hindi niya iniwan. Kasi kung sa tutusin, pwede niyang iwan yung mga anak niya. Oo. Diba? Kasi may passport siya, pwede siyang umuwi. Ibig sabihin, mahirap din siya sa kanilang lugar, gano'n? Sa lugar nila, may kaya sila. Kasi sabi mo, nagtira siya sa may kalabaw na parang kalabaw. Bahay lang ng kalabaw yung bahay nila ngayon. Ngayon pala. Mas maganda pa yung bahay ng kalabaw nila. Grabe, ano, nakakahabag pala yung kanyang kalagayan, ano? Si, alam mo, napaka-paral mo rin, ano? Talaga ang Diyos nagbibigay ng blessing na hindi mo maipaliwanag, gano'n? Siyempre, ginamit din si Alvin Caceres, siya yung naka-scout. Siya ba ang naka-scout? Si Kuya Alvin. Ang magaganda dito sa mga scouter natin, talagang pag na nila... Deserving sila, ano, magalap? Pag na-scout nila, pag nairo sa atin, kumbaga, haya na muna niya tayo mag-vlog. Yun ang maganda, no? May respeto. May respect. Tapos, siyempre, after naman natin matapos na yung pabahay, sila naman po yung mag-vlog doon. Ganun po yun. Basta maghintay lang po. Maghintay lang, ano? Kasi sinasama pa natin palagi na po promote yung channel. Pero in my own opinion, Rab, ano? Para sa akin, opportunity yun. Opo. Kasi hindi ka man makapag-vlog, yung pang makasama ka, malaking bagay din kasi nakikilala yung kanilang channel, eh, opportunity na rin naman yun eh. Opo. At nakakatawa kasi yung Indiano, may part kasi doon na in-interview mo na kahit daw magpipiyon siya, laborer, papakain niya lang yung pamilya niya. Oo. Grabe, ano? Kakaiba sa tsaka nakita ko yung pagmamahal niya sa kanyang anak. Yun na nga po, yung nagustuhan ng mga viewers din natin.
mahal. Restaurant niya mahal. Pangalawa, alam mo, nakita akong magandang factor doon sa Indiano. Magaling siya mag-Tagalog eh. Magaling nga eh. Tsaka umiiral yung pag-abate room niya sa kanyang mga anak, alam? Delikado yung mga lubak dito pag motor ka. Ay, oo. Baka niya na mabilis. So, andito po kami, papunta po kami kay Reyna at nagkaroon po tayo ng opportunity na ma-interview sila patungkol po sa kay Robin, yung Indiano po na nakakahanga po. Kasi kung tutusin po bakit po nakakahanga, eh dati pong mayaman yun according to sa kwento niya. Kaya lang lahat po ng pinuhunan niya eh nawala po kasi lahat ng pinautang niya hindi raw siya binayaran. Nasunog yung ano nila? Negosyo. Nasunog daw. Isipin po ninyo yun. Pero for the sake ng kanyang anak, eh, nagsakripisyo siya. Nagtira sa isang malayong probinsya at malapit sa bundok para lang buhayin yung kanyang natitirang mga... Ilan ba anak niya? Apat. O, apat. Isipin mo yun. Lahat ng trabaho pinasok po ng Indiano para lang po mabuhay niya yung apat niyang anak. Eh, kumusta naman yung misis ng Indiano? Tinutulungan ba siya? Katrabaho, oo. Ang galing, ano? Katulong sila. Yan po, na-interview po natin si Kalinga Flop patungkol po sa Indiano. So, tunay nga po na kapag tayo po itutulong, wala pong exemption yan. Kung ano po yung udyok ng damdamin mo, magagawa mo kasi bukal sa loob mo yung pagtulong eh. Tulad po ni Kalinga Flab, although... Mas nakarapat dapat. Nararamdaman ko, nararamdaman ko naman po kung ano eh. Nanloloko lang. Nararapat dapat tulungan or nanloloko lang. So, maraming salamat sa opportunity na napaundakan mo ako. Opo, although, nagmamaneho ka, medyo inaanto ka pa nga, napapahikap ka pa. Pero sa totoo lang, ginagawa mo yun kasi gusto mo lang talaga makatulong. Magkataon lang, wala tayo na kuhang driver, ano? Oo nga eh. Puro hindi available. Si Alvin, baka pwede si Alvin. Si ano sana, si JP eh. Kaso wala si JP, sa Biyernes pa darating eh. So guys, maraming po salamat. Sana po huwag natin kalimutan, suportahan ng Pamilya Matubang. Una kay Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Vlog at Edna Vlog. Salamat po sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Napakalaking tulong po yan sa Pamilya Matubang para po matugunan po ang kanilang layunin sa buhay, ang makapagpabahay po ng mga taong nangangailangan. Mabuhay po kayong lahat. God bless po. Shout out po siyempre In Life PB, Kalinga Rob. Ayan. Shout out din po siyempre Tita London Beach Kitchen, Mrs. Paas PH, Karaik P, Yokoyama, shoutout. Mabuhay po kayong lahat. Salamat po sa hindi nyo pag-skip ng ad sa aking channel. Sana po patuloy po natin supportahan yung aking channel, Brother Paas. Brother Paas, mapakalaking pasalamat po. Kasi pati ng mga viewers parang pumayat daw ako. Hindi man. Hindi man. Marami po salamat sa opportunity ito na atin po nakapanayam ano po bang nag-joke sa damdamin nila upang tulungan po yung Indiano. So worthy naman pong tulungan kasi talaga, even though kung titingnan po ninyo, kung kayo po yung may time para panoorin po yung YouTube channel nila Kalinga Vlog, makikita mo po daw ito at dawe na nakikipag-conversation po siya kay Kalinga Vlog. Nandun po yung katapatan ng puso po ng Indiano. Salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Salamat po sa suporta at hindi pag-skip ng ads. Hanggang dito na lamang po ang aking vlog. See you next vlog. God bless. Jesus loves you. Bye-bye.